Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng camera para na naman magbigay ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni ate Estela ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang apat na benepisyo ng talik sa bibig. So, ano ba itong talik sa bibig? Ito yung tinatawag na oral na sexualidad. Ito ay ang paggamit ng labi at dila upang i-stimulate ang tahong ng isang babae o ng kapareha o pagsubo ng titi na tinatawag. So, yan po, no, yung tinatawag na oral na sexualidad. So, alam niyo ba guys, ito ay ayon lamang sa aking pagsaliksik. Ang pagsubo ng talong at pagkain ng tahong ng babae ay mayroong benepisyo sa magkapareha. So, narito ang mga ilang mga benepisyos ng ating tatalakayin. Yung una, number one, pagpapalalim ng intimacy na tinatawag. Ang pagganap ng oral na sexualidad ay maaring magpalalim ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mga mag-asawa. Dahil ito ay isang akto ng pagtitiwala at pagiging bukas sa isa't isa. So, yan po guys, no, na nagpapalalim ng intimacy sa mag-partner, sa mag-asawa o sa magkasintahan man. So, yan po yung number one. Ang number two naman, kasiyahan. Maraming lalaki at babae ang nakakaranas ng mataas na antas ng sexual na kasiyahan sa pamamagitan ng pagsubo ng talong at pagkain ng tahong ng babae na maaring magdala ng mas malaking kaligayahan sa kanilang relasyon. So, alam nyo naman guys na talagang kaya nga pag merong labanan sa kama, kailangan talaga ng tinatawag na foreplay, di ba? O yun na nga, isusubo yung sa babae, isusubo rin, kakainin yung sa babae, isusubo yung sa lalaki. Kasama na po yun sa ginagawa ng mag-asawa, ano? So, hindi po natin anuhin na parang may ano, yung malaswa ba siya? Kasi kasama na po yan. Kaya, kumbaga sa educational purposes lang, ang ginagawa natin na yun pala ay meron palang mga benepisyo rin sa magkasintahan, sa mag-asawa, no? So, yan po yung aking nasaliksik. At ang number three naman, pagpabawas ng stress. Ang sexual na aktibidad, kabilang ang oral, ay maaring magdulot ng pagbaba ng stress at pagpapabuti ng kalusugan ng isip dahil sa pagpapalabas ng endorphins na tinatawag. So, ayun po, no, nakakabawas ng stress talaga ang sexualidad na aktibidad, kasama na doon yung foreplay na tinatawag o yung oral na sexualidad, no? So, kasama na po yan sila lahat. Nakakapagpababa, bawas ng stress. At ang number four naman, pagpapalakas ng komunikasyon. Ang bukas na pag-uusap tungkol sa mga gusto at hindi gusto sa sexualidad ay maaaring magpalakas ng pangkalahatang komunikasyon at pag-unawa sa relasyon. So, yan po yung isa na magpapalakas ng komunikasyon. Kasi nga, kung hindi nyo sinasabi ang bawat gusto, hindi maging masaya ang labanan. Ano? Kaya kailangan din minsan na kung meron kayong mga gustong gawin o ipagawa sa inyong partner, talagang communication talaga. Kasi kung hindi nyo, lalo na ang mga babae, ay nahihiya po yan. Nahihiya po kami na hindi po namin yan sasabihin kung ano yung gusto namin hanggat hindi po mauuna ang aming partner. Hindi po kami mauuna. Alam na rin ng mga kalalakihan yon na talagang merong mga babae na tahimik na tahimik. Kaya nga minsan, sinasabihan na tuloy yung mga ibang babae na parang robot, hindi po yun totoo. Pero kung meron kayong binubulong sa amin, siguro naman sa panahon ng pakikipag-sipping, ay talagang mag-iyes din naman. Kaso lang, puro tahimik siguro. Kaya yung babae, the more na tahimik, ay mas gusto na lang niya kasi nahihiya eh. Gusto niya mang sabihin na ganito, dito ang gusto ko, dito ang ganituin mo. Hindi niya masabi kasi dapat mauna talaga ang partner na lalaki. No? Kasi
talagang mahiyain po kami pagdating sa ganitong ano, lalo na tayong mga Kristiyano, hindi talaga gaanong practical o ano sa mga ganitong bagay. Pero dahil iba na ang henerasyon, kung parati nating isipin na mahiya tayo, kaya nga nangyayari na nga yung mga tinatawag na yun, ng babae na ang lalaki, nang lalaki naman yung babae, kasi minsan binabasihan na rin yan sa magaling ka sa ano, magaling ka sa labanan. Magaling ang lalaki sa labanan, yun ang gusto ng babae, magaling itong mag-romansa. So, kailangan na rin natin ng kaunting edukasyon para pag ano, yung sa mga bagay-bagay na ito, para naman magawa natin na kaya nating anuhin sa ating mga mahal sa buhay na siguro ito ang paraan para naman hindi naman babae, hindi naman lalaki ang ating mga partner. So mas mabuti na meron tayong mapagkunan ng idea tulad nitong mga ganitong channel, na hindi naman siguro ibig sabihin na ginagawa. Hindi lang na din naman ako ang merong ganitong niche. Ano, marami po kami, marami po akong rival na ganitong mga tawag dito, ganitong niche na ginagawa. Pero hindi po yan ibig sabihin na yung may mali siya, kundi parang ano lang, for educational purposes only. Kasi po alam nyo guys, bawal po dito yung mga bagay-bagay na halimbawa mga mag-demo, mga maghubad-hubad dito, ay hindi po yan po pwede. Kasi bago po namin mailabas itong video na to, 30 minutes to 40 minutes, kailangan mo ng isa lang yan kung ma-aprubahan ba yan ng YouTube o hindi. Hindi po yan dahil ginawa namin itong vlog na to, tapos isa lang na namin, ayan na, ilang minuto lang, lalabas na dyan sa buong mundo. Hindi po guys, 30 minutes po maghihintay, kasi yun, inaano nila yun. Tinitignan nila kung makakalabas ba to, pwede pa tong ipapanood sa mga, sa buong mundo. Dahil kung halimbawa, ginagawa namin, maghubad kami dito kung ano-anong mga ginagawa namin, bawal nga yung ano guys eh, yung magpakita ng mga pictures ng mga malasa. So, hindi rin yun po pwede. Merong mga gumagawa niyan, pero tatanggalin niyan ng YouTube. Hindi po yan, walang sweldo yan, walang ano yan. Tandaan po natin, yung mga gumagawa ng mga, aakala kasi nila is makakalusot yun. Hindi. Ma-upload nila yon, pero wala po yon. Hindi po yon, walang pera, hindi sila mamomonetize, hindi sila makakasweldo, kasi nga hindi po yon makakalusot sa ano, tinatawag na tawag dito, yung chine-check po yan. Kaya nga aabot ng 30 minutes, minsan nga may isang oras pa nga bago ma-aprubahan yung isa kong video eh. Kaya bawal talaga. Kaya huwag po nating gawing may mali siya ang aming mga ginagawa na pareho kung mga merong ganitong niche sa na channel ano. So yan, pinag-anuhan ko rin yan, pinag-aralan, hindi lang po sa aking mga opinion, talagang sinaliksik ko yan. Kaya nga ako may mga libro, no, encyclopedia, meron akong mga libro sa medical, kasi alam nyo guys, hindi lang basta-basta na magsalita ako na parang ano, akin lang lahat, na hindi ko talaga alam, na wala talagang katotohanan yung mga sinasabi. Mahirap naman yun, kasi lahat naman siguro na sinasabi ng namin dito sa harap ng camera, kapag i-search nyo yan sa internet, ay meron tsak lalabas yan dyan. Hindi man magkakapareho, pero alam ko ano yan, dahil yun na nga, lahat ng mga bagay na nilalabas namin, labas na lang kung pang sarili niyang experience ang sinasabi niya, hindi lalabas po yan sa internet. Ang sinasabi ko po, yung mga ganitong mga tawag dito, ganitong mga tanong at sagot na sinabi ko ngayon, no, tinatalakay ko ngayon, meron yan, meron, hindi man totally magkapareho, pero meron talagang ganyan na yun na nga, na may benepisyo ang ganitong ginagawa ng mag-asawa. So, yan po guys. So, sana nagustuhan nyo ang isa ko na namang video ngayon, at maraming salamat doon sa mga nagtatanong sa akin, at ginagawan ko na lang ng mga video para naman pangkalahatan na rin. So, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw.